Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman. May issue. Po. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayun, tinatanong ng mga colleagues ko. Ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Galicia? Ombudsman. Anong kaso sa hindi ombudsman? Hindi po pala sa ombudsman, sa DOJ po. Anong yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya ng kakilala niya. Okay. Salamat, Director Santiago. So, hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi niyo, kilala niyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay. Attorney Galicia, any comment? Doon sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala kanya. Any comment po ba doon? Madam, yung mic niyo, attorney. Ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina ay may kinalaman sa national security and the public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, ho, pero it's clear at least to our committee na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa'yo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yung pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong. Balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay?
Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam. Wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit niyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po dun sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? Na about po dun sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po dun sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, Opo. Congressman? Di ba tinanong ko sa'yo, Opo. May karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba? Sigurado po. Tinanong ko sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Talaga, ha? Ano, how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita po. Titigig siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Oy, kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Ito si Mayor Kalugay,
suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya? More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh. Mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't kayo in-invite? Eh, mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Kasalan Bayan po, parang ano po yung invitation. Kasalan po. Bayan ng Suwan o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Suwalian. O, ba't ka na-imbita? Kaibigan, magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na-imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, diba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan oh. O ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa iyo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin ha para souvenir ko 'to, ha. Oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala ka relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. Oh, sige. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan di po. Hindi ka nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano, ano nyo pong, paano po kayo mag-gauge po na kung kano'ng kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Opo. So, yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Oh, sige. Mamaya, babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Salamat, SP Protem. Okay na. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry or Doña Medina. And then, may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But gusto kong lang i-make of record, no? Nilinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion, which I mentioned earlier, regarding the custody of Ms. Alice Go. Na yung ipopropose ko mamaya, that the Senate should retain custody of Ms. Alice Go. It doesn't affect that you will be able to propose that, Majo. I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. And yes, Majo. I will lay the grounds, Madam Chair. Pero baka makonvince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko ng may kustudiyang legal kay Ms. Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Majo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Ms. Cherry. Ma'am? Sorry, Ms. Cheryl. Okay, Cheryl or Doña. O Cheryl or Doña Medina. So Ms. Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po'y staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po. 4 years. So, mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay. Then pumalik po ako ng 2021. Okay. Hanggang ngayon? Yes po.
So actually, a running total of 4 years. Bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, tatlong taon. And then 2021 hanggang ngayon, tatlo pang taon. So 6 total with a break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ah, ano po? 2020. Bali, magpa-5 years pa lang po. Magpa-5 years. Okay. Kilala niyo po ba si Alice Guo? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So mga 2 years ago. Yes po. Okay, yes po. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Sual. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, mm-hmm. may dumating po na letter from NBI. Mm. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Mm-mm. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po okay. regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng committee, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, oh, Your Honor. Talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. Ah, so na-check nyo na? Pero, teka, sa Sual, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Oh, parang insurance. Noon po kasing time na yan na ano, wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, oo, sabi nga ni Sen. JB, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon? Siguro po. 2021 po kasi. 2021. Ito. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. Okay. So, nandun pa kayo sa municipal government. 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Mm. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Mm-hmm. Pero wala po kaming na-issue ganyang ID po. So kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo? Siguro po ganun kasi wala po kaming ganyan eh. So sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag, may I suppose seal ng bayan ng Sual. Oh, meron pang control number. At ma'am, Miss Cheryl, sa original na ID, meron pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa likod ba ito? Sa harap po, na-delete lang. Ah, sa harap din po nitong ID, yung pirma ni Mayor Kalugay, na-delete lang sa photo. Okay, sorry. Ito po'y harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin, may pirma ni Mayor Kalugay. So, kung hindi kayo ang nag-issue nito, sinong nag-issue ng ganitong ID kay Miss Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Eh mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun yes, pa rin po. Kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor.
Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Ms. Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Wala eh yung po iba pong mga, ganito. Ano yon Ms. Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga yun. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang ha, alam namin ID po ito ni Ms. Sheila. Tapos sasabihin nyo wala kayong ganyang klaseng ID. Eh yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala nyo ba? May papakita po kaming mga photos. Ayan. Ito. Ito yung photos nyo na si Wesley Guo, kilala nyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Guo, kilala nyo, sabi nyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU sa munisipyo. LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan, personal, pati sa anak. Eh sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila yon? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Yun, hindi ko po alam, Your Honor. Tapos yung isa pang assistant, anong pangalan? Si G. Si G. G. Anong ang apelyido ni G? Hindi ko po alam, Your Honor, yung mga apelyido. Alam. Alam mo yung telephone numbers nila? Kasi si nakuha Kat, na namin yung dalawang pangalan nila at numbers. Si Kat lang po, Your Si Honor. Kat, okay. I-provide nyo please sa komite yung telephone number ni Kat. Dahil sa previous hearing ay nalaman na namin yung first name niya at kinokontakt namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier, at least yung kay Ms. Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright, yes, Ms. Cheryl? Salamat po. Yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Ms. Cheryl. Ms. Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito. At si Kat? Si Kat, Kat Salazar. Kat Salazar. Alright. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, ano, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone yun, probably nasa PNP? Wala yung na telephone rin numbers po nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. A few months ago pa po. Paanong nawala sa inyo yung cellphone nyo a few months ago? Nung, ano po, kinuha po nung lady po na kasama po namin. Ah, okay. How convenient. Pero sige. Okay. So, lastly, kay Miss Cheryl, kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Nung lumabas po yung balita po. Kailan po yun? Kailan niyo po nabalitaan sa balita? Yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, nawala na po siya dito. Ang mga anong buwan po yon na nabalitaan nyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly kay Ms. Cheryl sa ngayon, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Ms. Alice noong August 14 na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You are under oath, Ms. Cheryl, yes, ha? Po. Sino pong nag-utos yun? Ay, no. Kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo
na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Ms. Alice para sa August 14 na submission niya. Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Ms. Cheryl. Wala po. Pero ginawa mo ba? Yes, pinanotaryo po. Nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, yes, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Ms. Alice. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Ms. Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. I'd like to ask you about some others of your associates. Si Yu Zhengkan, incorporator ng Hongsheng Gaming. Kilala mo ba siya, itong si Yu Zhengkang? Mike, please. Your Honor, yung incorporator po ng Hongsheng, yes, na Yu Zhengkan, yes, na-meet ko po siya before. Okay, na-meet mo siya. Apo. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zun Yuan matapos ito ma-raid ng PAOK. Ito yung company na finacilitate mo para makakuha ng lono, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkan na na-meet mo na. Si Yu Zhengkan, na-meet ko na po. Pero mm-hmm, yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. Mm-hmm. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Po, kilala mo ba siya? Wala po. Hindi. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino po si JP Samson? JP Samson. Meron kayong shared bank account sa kanya, di ba? Miss Alice? Opo, si JP po, kaibigan ko po. Meron po kaming meron po kaming second car na shop po dati. Okay. Opo. And meron kang shared bank account sa kanya, tama? Dati po para sa mga ng mga second hand cars po. Okay. Hanggang kailan itong shared bank account niyo ni JP Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. One year, last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago? Hindi pa ako sure sa exact po. Pero mga 4 years ago? Baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago? Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Ang doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Mm-hmm. Parang pang display lang po, ganun. Mm-hmm. So nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa iyo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. At ipapapatawag namin din si JP Samson sa susunod na hearing. Si JP Samson ay yung nakaupo. Ayan po, yung nakaupo. So, ang nasa kaliwa niya ay si PNP Police General Karamat. Then, yung nasa kanan ay si Mayor Kalugay. I'm sorry. Okay. Mayor Violago, to please correct the record, Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And last, very last for now, Ms. Alice,
Oh, nasabi niyo na wala kayong phone sa ngayon. Eh, paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. No, pinupuntahan kayo? Opo, sa doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial? Opo. Eh, pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David. Kasi nung natakas ka pa, nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Oh, kahit internet. Pwedeng ano, sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Doon sa Indonesia po, nung huli na po, wala na rin pong cellphone. Pero nung panahon na nagtatawagan kayo ni Attorney David, may cellphone kayo para makapag-WeChat? May internet? Opo, para makausap ko po yung lawyer po. That's just right. Interject, okay, salamat, Ms. Alice. Yes, send Alice, Esprit bakit Protem. Pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, after, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi ka po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia. Apo. Alright. You have the floor. Unless the SP Pro Tem will allow Sendoroy to interject. But you have the floor now, yes. SP Pro Tem. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name. Yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Talaga alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name niya. Alam ko po Dong Kalugay po. O, hindi, aware ka na Liseldo pangalan niya. Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling ka po umarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po, hindi po alam, ano po, hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Wala po akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung ano. Yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, di po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen.
nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Oh, talaga? Wala, ang dami mong di maalala. O yan, yan, yan. Tignan mo. Paki ano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Oh, ang may-ari niyan eh, sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam natuloy. Chair, if I may, Madam Chair, if I recall Madam Chair, for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. Oh. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gua Huaping, a.k.a. Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Madam Chair. Based on the statements of Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, di mo malala? Honestly, may ganun proposal pero hindi ko na, rin maalala na natuloy. Hindi mo na kasi pero yung farm pa wala, hearing, wala po natuloy. Dito sa hearing nung last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Sen, ano po siya? Siguro doon sa application po. Pero yan po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document? To make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Huh? Kasi detail lang to eh. Pero walang pong ganun na existing na ano na farm. So sabihin mo sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya, anong klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming, pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. Gaano kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki to farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San located to? San ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit mo ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin nung pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan nung ano? Wala naman ng farm? Po. Wala naman po. Ha? Diba, very obvious naman, Alicel. Alice, A-L-I, tapos Sel, Liseldo. Oh, diba? Ano? Ayaw po rin mamin na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Siya hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po anyway, sa akin. Anyway, Alice, we'll find it out when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Okay. Okay, if I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former mayor of Bamban. Mayor Feliciano? Yes, sir. Inibitahan yata kayo last hearing, di kayo nakapunta? Is it true? Yes, Your Honor, Senator Chair. Yeah, there was a previous commitment. The problem was the message came in only that Friday, late afternoon.
And right. The hearing was on a Monday. It's good that you acceded to the invitation of this committee to appear today. Yes, sir. No problem, sir. All right. Gano'ng kakatagal naging mayor ng Bamban? I was a mayor of Bamban since 2013. No, when did you start your political career in Bamban? I ran 2010. I lost. And that was the first time, 2010? Yeah, that was the first time. All right. For then, mayor right away? Yes, sir, for mayor. And then? And then I got re-elected. I ran again 2013. You won? And then I won. Okay. And then I won for the next succeeding two terms again. So nag-graduate po ako up to 2022. 2022. Yes, sir. So you completed your three terms? Yes, Your Honor. As mayor of Bamban? Yes, Your Honor. Okay. Why did you endorse the candidacy of Alice Go for mayor to replace you? Because I gathered information that there was a barangay captain who was supposedly going to run for mayor. And at nag-usap na raw kayo na siya yung next mayor na endorse nyo. And all of a sudden, you endorsed the candidacy of Alice Go. Is that right? Yes, sir. There was a barangay captain who wanted to run for mayor, but unfortunately, he did not get your endorsement. And instead, you endorsed the candidacy of Alice Go. Yes, sir. That's right. Yes. Why is that so? To make the long story short, yung barangay captain na yon, he was supposed to be my predecessor. Yes. But the problem was... Predecessor or successor? Successor pala, sorry. Successor. Mm-hmm. But the problem was... during my last term, I decided to run for congressman for the 3rd district. Did you run for congressman? Yes, I ran for congressman. Unfortunately, you lost. Unfortunately, I lost. Who was your opponent then? Kong Bong Rivera. All right, okay. Some and material. Then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So, sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So, on late notice... No, was that during the campaign period already? Prior to that. Wala pang filing ng COC? Wala pa po. This was after already the pandemic. Okay. So, when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan ako lang ang tatakbo. Suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain? Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Bamban is only small... What is your population in Bamban? Our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahate? Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody... on my side. So, ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So, in my town, when I took it over... Okay, sige. Paano mo nakilala to si Alice Go? Since she was fig farmer... Since she was a? Pig farmer. Uh-huh. So, meron sila pong pig farm sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the detail. On your second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all? Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang maging mayor? Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kana kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016. When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila?
si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry, since ang Bamban po is mostly an agricultural town, so there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why Bamban is not progressing because of the foul smell in the area. Mm-hmm. And of course, since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nagkilala po kami, Your Honor. Okay, so pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Baufulad ng permit sa Bamban? Baufulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was March 8, 2019. March 8, 2019? Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit ng Baufulad? Si Miss Alice Guo. Ah, siya mismo? Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Yes, sino sir. In behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Guo. Siya po. Siya. Anong, sa tingin mo, anong participation niya sa Baufulad tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. May idea po ba kayo kung saan anong klaseng operasyon ang ginagawa niya sa loob ng Baufu compound sa Bamban Tarlac? Ay, wala po. Kayong nakupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us. And excuse me? Letter of no objection. Yeah. Who provided that loan? What do you mean, sir? Sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time? During my time. So you approved it? No, hindi po ako. There was... The Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. Yes, but of course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification, Your Honor. You mean to say you did not sign the... Is that an ordinance? It's a resolution, Your Honor. It's a resolution. Yes, Your Honor. The mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the vice mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway, nag-issue ka ba ng travel pass kay Wang Ziyang, the incorporator of Baufu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Bamban and coming to Bamban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did? Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Huh? Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino ba mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time, it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa bayan. Katulad nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziyang. So it's a pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod. Kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong gano'n, kailangan ma-check na po sila. Hindi, as mayor, command responsibility mo yan. Yes. Right? Mayor din ako. Yes, sir. That's my command responsibility as mayor. Yes, sir. But the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, check po natin. Na. Totoo naman. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, inisyuhan mo ng permit.
pala, big boss pala ng Pogo ito. Eh, siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Di ba? Sa mayor babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa'yo yung pagkakalam, ano-ano mga negosyo ni Alice Go? Ang alam sa ko lang Bamban. Po, yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner? Ay, hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Civil lang po ang relationship okay. namin. How did you approve to endorse the candidacy of Alice Go? Siya ba lumapit sa'yo? Oh, ikaw nagkusa sa kanya na, o ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi, tinanong ko po siya if she's interested to run. Mm-hmm. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga for choosing a mayor, dapat economic manager po. Uh-huh. Para malaman pong... So, inichapwera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bamban Tarlac? Wala. Kung makikita nyo po yung video during that time, talagang linalight na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh. Hmm. So, I had to do something para maproteksyon na naman yung interest ko when I run for congressman. Kaya maproteksyon po, na ng interest mo? No, sir. I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na okay. sinasakupan mo, wala po kayo. Nung kinausap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? Sabi did po niya. Did she agree right away to run for mayor? Ay, hindi po. O nagpakipot ng konti? Pag-iisipan daw po niya. O gano'n kung tagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbong mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbong mayor, under your ticket, I presume. Independent po. Ikaw na niyang congressman. Correct? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Wala po. Eh, kinuha mo. Sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po. Sarili ko po. O, ikaw nagbigay kay Alice? Ay, hindi naman po. Ha? Hindi po. Negosyante lang po. O, sige. Anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, sir. Anong pagkakaalam mo rito sa Alicel Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala ka alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi wala ka na mayor na nun? Ha? Wala na po. Wala ka na, hindi ka na mayor? Hindi na po yata. Hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong ano? Yung document? Sa DTI? Comsec? Comsec? Pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SP Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. Kung August 2022, hindi na nga siya wala mayor. Wala na, mayor na po. Sorry, SP Pro Temp. March 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa nun kung March. Sa Suwal po yan eh. Oo nga pala, sorry. I stand corrected. Your Honor, Bamban po tayo. Pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala hindi po. Mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po. Na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun. Dito po sa Marriott yun eh. Ha? Sa Marriott po. Po siya, naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente. Opo. Hindi kayo nagkakasama ni Mayor Kalugay. Pero kilala mo siya personal? No, civil lang po. Civil lang? Opo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat din, SP Pro Temp. Since wala dito ngayon si Minority Leader, Sen. Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. I would like to ask questions kay Gua Huaping, aka Alice Go. Gusto kong malaman, noong mayor po kayo ng Tarlac, pwede yung malaman kung nagbabiyahe kayo abroad? Mayor, before mayor, nagbabiyahe kayong abroad? Yes po, mabiyahe po. Lagi yun? Gano'ng kadala sa isang taon? Nung nag-mayor na po ako, pag umalis po ako, humingi naman po ako ng yes. travel permit. So before nag-mayor ka, madalas ka rin bang bumabiyahe? O mas naging madalas nung naging mayor ka? Mas madalas po nung hindi pa po ako mayor. Nung hindi ka mayor. Sa pagkakaalala mo, nakailang travel ka na sa bansa, more or less? Hindi ko na po maalala. Maraming na. May 100 na kaya? Na wala naman bansa, po siguro. 50?
More than, baka more than. Oo. Paano ka nagbubook sa flight mo? Online ba? Tumatawag ka? May online po. Online. Opo. Ikaw mismo o may nag-a-arrange sa'yo? May secretary? Ako po. Ikaw mismo? Opo. So, ganun din ba? Kung yun ang sa flight mo, ganun din ba pag nagbubook ka ng accommodation o hotel? Opo. Online din? Online po. So, usually, website ka?